And here is our Paris na litid. Lambat! Oh. With the rice? Oo nga. Oo nga. Galing nyo. Ang sarap nga with fried rice. Hello and welcome to Gom at Home. This is Richard Gomez. And today we are preparing beef tendon. No? Beef tendon sa Tagalog, litid. No? Nakakain na ba kayo sa mga... Marami na ngayon yung mga kalsada na nagsiserve ng mga... Ika-close down nila yung kalsada. And then meron silang mga parang mga food bazaar. Ito kayo sa mga kanto-kanto, sa gilid-gilid ng mga terminal, ng mga bus, ng mga jeep. Isa sa pinakamasarap, no? Pag pumunta kayo doon ay yung litid. Talagang litid, tapos kanin lang. Yung iba sinserve nila yung litid na may sabaw. Iba naman sinserve nila na may sarsa. So yung braised na litid, yun ang gagawin natin today. So itong beef tendon, itong mga litid na to, ang sarap nito if you properly prepare them. Kasi ang problema lang nito, matagal talagang lutuin. It'll take you hours and hours of boiling para lumambot siya. Pero once makuha mo yung lambot niya, gelatinous siya, ang sarap ng sarsa niya. Sarap! Higupin. Yun. So yan ang gagawin natin today. So first step is, ilalagay natin ito sa kumukulong tubig. Ibabagsak natin siya yan. Yun. Sandali lang to siguro. Yung pakulong to para matanggal lahat ng mga scum niya, mga madumi-dumi niya. Siguro mga good 5-10 minutes. And then we will pressure cook this for about roughly mga 2 hours. No? Tapos yung niluto mo na siya sa pressure cooker, hindi kailangan na mainit na mainit yung o malakas yung apoy. Kahit ka mahina lang yung apoy, para lang hindi rin naman masunog yung ilalim, no, habang nagpe-pressure cooker. Kasi ang hirap bantayan ng pressure cooker dahil hindi mo naman pwede basta-basta bubuksan. Okay. I'll wash my hands. Yun. Okay. Mga local lang tayo. Lavender liquid soap. Bango. At this point, lagyan natin ng konting asin. Damihan natin. Kasi marami ito. Okay. So once kumulo na siya, ang gagawin na natin, itatapon na natin yung tubig niya. By the time, tanggal na rin yung mga fat na, alam niyo sa palengke kasi minsan, yung chopping board nila medyo may konting kahoy, may konting dumi. So, yun yung tatanggalin natin. And then we will prepare our pressure cooker. Dito natin lulutuin yung litid natin for mga 2 hours. So, habang pinapakulo natin to, ipiprepare na natin yung mga ingredients na ilalagay natin together dun sa pressure cooker. Simulan natin. Tatabi ko lang yung mga lalagyan ng menta, yung star anise. And then we have bay leaves. Sabihin nyo na yung bay leaves, no? I'll put it on the side. And then we have onions, garlic, and ginger, and scallions. Okay. So yung ginger natin, putulin natin ng haba. Ito naman yung magtatanggal ng ano? Ito yung magtatanggal ng lansa, no? Na meron dun sa litid. That should be good enough for that size. Yung onions naman natin, again, dahil 2 hours natin siyang lutuin sa pressure cooker, so definitely madudurog ito. Matutunaw na siya, magdi-disintegrate na yung onions natin. So it doesn't have to be cut into very small pieces, no? Just cut it into what? Tanggalin ko lang itong root system. Tanggal siya. 1, 2, tapos sa gitna. Yun. Ganun lang. Okay. Yes. 1, 2, yun sa gitna. Yun. So, na-prepare na natin. Alam nyo, ito yung beef na litid. Isa sa pinaka madaling lutuin. Madaling i-prepare. Napakadaling i-serve. It takes a lot of time lang to do it. Pero masarap talaga kahit sa mga ano, sa mga Chinese restaurant, yung meron sila yung mga noodles with beef tendon. Ako, sarap na sa noodles. So
yung mga pwede gumamit ng ramen noodles or mami noodles. Ilalagay mo lang yun, tapos kasama nung salsa nito. Wow! But today, we are preparing it, of course, with simple and humble rice. Yan. And then yung scallions natin, ito, malaking puto lang, ganyan lang, oh. Babagsak lang natin dun. Magiging flavorful na yan. Sarap nito. Usually, yung mga gantong dishes, they prepare this early, no? Mga maaga pa lang, piniprepare nila yan. Kung gusto nilang kainin to for lunch. Kasi nga matagal. Tapos, itong garlic, konting ano lang, konting gano'n lang, oh. Konting durog lang. Hindi kailang durog na durog. Para lang ma-release mo yung flavor ng garlic. Yan, get naman siya. Yan. Kahit may skin siya, okay lang yan. Pero, siyempre, mas maganda kung wala ng skin. Para, pagdating mo may pag, ano, kakainin mo, wala nang, hindi mo nahihimayin yun, no? Yung skin niya, dire-diretso na. Diretso from the pot to your plate. So now, na-prepare na natin yung mga ingredients natin. The next thing we're going to do is work on our little. Ito yung sinasabi kanina na pakukuluan lang natin. Yan, no? So, napakulo na natin siya. Nakita niyo yung mga dumi-dumi niya. Medyo nasa ibabaw na yung mga scum. So, what we'll do now is move this dito sa pressure cooker natin. Okay? So, ilalagay na. Talagang matigas, oh. Rubbery talaga yung texture niya, oh. Talagang matigas siya. So, it takes a lot of time to cook it, to soften it. Sarap nito. Ito, saan ba nagsimula itong anong to, itong pares-pares na to, itong mga ganitong klase mga delicacy, no? Pag tinignan nyo yung internet ninyo, sabihin doon na karinderya ni Jonas sa Retiro sa Manila yun, eh. Tapos merong kalsada doon sa malapit sa Tondo. Ano yun? Ang pangalan yung kainan talaga? Sa Bawansin, ano yun? We'll try to remember maya-maya. Talaga maraming kainan doon. Pinupuntahan talaga ng napakaraming tao yun para lang kumain doon. And then very cheap, very economical, very good food. So, lalagyan natin yung mga ingredients natin. Our bay leaves will go in. And our star anise. Ito importante yung mga star anise. Kasi to take out the smell, no? And then pati na rin yung ginger. Yan, lalagyan natin dyan. And our onions. Yan, itong mga aromatics natin, lalagyan, isama natin dyan. Yun. Okay? You cannot overpack your, ano, yung, ano na niya, yung pressure cooker, kasi may limit yan. Kaya nga, pag tinignan niyo yung pressure cooker, minsan sabihin niya may limit, eh. Let's see, ano ba ito? Ayan, o, may limit siya, hanggang dito lang. So, eksakto lang tayo dito. We're just about at the limit. And then, once you have that, lalagyan siya ng tubig. At saka soy sauce and pepper. Yun. Konti pa. Kulang. Correct. Tama. Ugbo Street sa Manila. Yun. Ang dami. Sarap kumain dun. Minsan nga magpunta tayo dun. Kasi maganda tayo. Yung ano lang. Shoot lang tayo dun. Hanapin natin yung mga sikat na kainan doon at saka yung mga sikat na mga bilihin. And then, lagyan natin ng pepper, salt, and soy sauce. Ang lagyan, marami. Yan. Para yung lasa talaga nandyan. And then, soy sauce para pina-flavor na natin yung food natin. Let's put some good soy sauce. Yeah, beautiful. Yan. Para pagluto niya, yung caramel flavor, yung caramel color niya. A little caramel flavor. And lagyan na ng salt. Yeah, that's good. Very good. And then, lagyan natin ng konting sugar to balance out the taste, no? Of the saltiness. Tapos yung savory flavor niya. Lagyan ng mga one. Kasi yung pag tinikman mo yung mga luto sa mga karinderya, sticky, oh. Medyo may konting tamis. So, lagyan natin ng mga 2 tablespoons of sugar. Brown sugar, yun. And then, from here on, pakukuluan na lang natin siya. We will pressure cook this for 2 hours.
After that, isa-serve na natin siya. Okay, we'll take this out. Move it. And, dyan. So, babalikan natin to. After 2 hours, pasyal-pasyal muna kayo. Ikot-ikot kayo muna kayo dyan. No? Mandigaw muna kayo. Pagpaligaw muna kayo. Yan, yan. Maglaba ka muna. Yan. At balik tayo. So, habang hinintay natin yan, magluto tayo ng bigas, konti. Yun. Yan. And then, hugasan lang natin mabuti. Hugasan yung mabuti. Ano? Para mawala yung may dumi-dumi dun sa, ano, sa rice. Yan. Yan. Tama ba? Mga dumi na sa ibabaw. Yan, mga ipa. Mga dust yan. So you want that out. It grows in water. And you cook it also in water. Okay, there you go. Ready? Lagyan natin dito. Good. Yan o. Maganda na siya. After 2 hours. After 2, ang bango. So what we'll do is, we'll turn off our heat. And then, let it subside. Bubuksan natin. And by that time, I'll tell you, balambot na itong tendo natin. Then from there, itong rice na ito, isa-serve natin. Wow! Sakto na yan. Okay? Once mawala na yung steam niya, we can easily turn it, we can easily open this. So, na-release natin yung pressure. That way, it'll be safe to open it. Pag wala na lumalabas sa steam, sa pressure cooker natin, madali na siyang babuksan. Yan, umihina na. Some people, what they do, nilalagay sila ng planggana, mas malamig na tubig, nilalagay nila doon para mas mabilis lumamig yung pressure cooker. Mas mabilis mawala yung steam. Pero, no, we're not in a hurry. Kasi alam natin na masarap to. Habang naghihintay ka, naumuyo mo yung scent niya, yung bango niya. Nakakagutom. So, ready na yung rice natin. Sakto. Yan. Humihina na yung steam niya. So, humihina na rin yung pressure niya dito. A little more. Yan, lapit na. And then, kasi pag wala na siya, ano, pressure, itong pressure cooker nito, iangat mo siya, yan, see? Ganun lang siya kadali. Tapos, yun! Testing. Let's test it. Patay na isa. Wow. Talagang dito pa lang eh. Ginagano mo pa lang eh. Yan o, nakita mo, lambot-lambot na o. Oh, lambot o. Wow. Ito yung mga kinakain natin sa mga kanto-kanto yun. Oh. So, just to show you how soft it is. Ayan o. So, what we'll do, I'll just show you kung gaano siya kalambot after 2 hours sa pressure cooker. Yun. And then, imagine, tigas nito kanina. Pero now, yun na. Hmm? Hmm. Oh, linit. Oh. Hmm. Hmm. Ang sarap niya. Ang sarap. Mm. Okay, let's serve. Teka. Isa pa. Tamo. Tsaka very gelatinous siya. Collagen. Yun. Mm. Lapot. Okay. Sige. What will do? Babalik ko lang dito. And then serve tayo. Good. Eh, dapat talaga plain rice yung gagamitin natin. Pero, may special request eh. Ayon lang plain rice. Gusto nila, garlic fried rice. Sige, plain garlic fried rice. Oh. Thank you, Serge.
Yun. Kasi right after this, talagang kinakain namin lahat na niluluto namin dito eh. Sige, talagang gumawa pa talaga sila ng fried rice, so, you know. Yun! Nice! Yan. Okay. Tapos, kuha tayo ng litid natin. So, yun, oh. Ito yung litid natin. Nice, oh. Litid. Wow, look at that. Sobrang lambot. Dumudulas. Yes. One more. You know. Okay. Tapos lagyan natin ng sauce. Ito. Ang lapot ng sauce niya. Talaga yan, no? Oh. Oh. All right. And then what we'll do? We'll put in some garlic, fried garlic sa ibabaw. Yun. Lagyan natin ng konting ano, konting greens. No, para always the presentation should always be beautiful. And give me the middle part. I'll take this out. And then put it in pino. This is what we'll use. Okay, balik. And here is our pares na litid. Okay, subukan na natin to. With garlic rice talaga, ha? With garlic rice, okay. Lambat! No? Oh. See how gelatinous it is. Yun. With the rice? Oh, nga. Oh, nga. Galing nyo. Ang sarap nga with fried rice. Perfect. Perfect. Lunch ko na ito. Mm. Wow! Saka maradang mo talaga ano, yung collagen, yung gelatin niya. Nandito, dumidikit dito sa, ano, sa lips mo. Mm. Sa gums, ang sarap ng pagkaluto. Okay. I-rate natin ito. From 1 to 10. Tingin ko mga 9 to today. Dahil sa fried rice. Actually, 8 lang eh. Pero dahil sa fried rice, naging 9 sa eh. Sarap! Oh! Kahit sa ibabaw mo sa puturi na gano'n, oh. Ito mo, ganun siya talaga, nagalambot. Hmm? Ingat! Stop. Boom. Nakita nyo kung gaano na siya kadali gawin. Ang matagal lang is making it soft sa pressure cooker. But other than that, preparation, isang bagsak mo lang doon hanggang sa maluto siya. Tapos pag tinikman mo, siguro baka may konting adjustments. Kung medyo matabang, lagyan ng konting soy sauce or oyster sauce or salt. After that, malambot na siya. Lagyan mo lang on top of rice. But in this case, garlic fried rice. Okay? So, please like, share, subscribe, and press on the notification bell para alam nyo kapag meron pa tayong mga bagong videos na parating. Thank you so much for joining me right here in Goma Home. Please do this in your own kitchen, share it with your friends, and enjoy it with your family. I'll see you again. Bye.